Eh dahil sa napakalaking kwarta nito sa panahon pa naman ng pandemya, mga kaibigan, ang namamatay ang mga tao. Nagawa nila yan, naatim nila na magawa yan, mga kaibigan. Bakit? China eh. Diyan mo makikita. Ang cover up dito, ang tinatakban talaga rito, yung China. Yung pera ng Pilipinas, katakot-takot ang inutang, hinakot ng China. Mga kaibigan, mga tao nila, ang ika nga po ay nagtrabaho dito para mapunta sa China yung pera. Oh, yung mga pinag-uutang, isang araw, babasahin natin yung compilation ng mga inutang nitong administrasyong ito. Simula nung sila'y maupo, ha? Kung magkano, kung bakit tayo nabaon sa at nalubog sa pagkakautang. Eh yan lang pagkakautang, yung utang-utang, hindi naman naintindihan ng karaniwang tao yung mga wala nang ano yun eh. Mga wala nang pakialam yun na malubog tayo sa utang eh. Bakit? Hindi nila naunawaan eh. Pag sinabi mong yung utang, yung mga inutang nito, mga hinayupak na ito, eh ang magbabayad, Pilipino. Bakas tanungin pa sa'yo eh. Bakit naman ako nagbabayad? Di naman ako sinisingil eh. Para bayaran ko yung utang eh. Yan. Bakit? Mangmang eh. Hindi alam. Hindi nila alam, kaya maya't maya, may buwis. Lahat ng kilos mo, may singil. Bakit? Yun ang kapalit ng utang. Yun ang gumagarantya na itataas mo ang buwis, ha? Ipapatawan mo ng panibagong buwis, di ba? Yan ang nakaamba ngayon na naman, di ba? Itong administrasyon papasok ay magpapataw ng panibagong mga buwis sapagkat napakalaki ng inutang. Eh, saan kukunin yun? Eh, di kukunin sa'yo, pahihirapan ka, ha? Yung kinikita mo dati, na 200 piso alimbawa, oh, mababawasan ulit yun. Baka 150 na lang matira sa'yo doon. Ha? Kung sinuswe, malaki-laki pa yun. Ha? Hanggat merong mapipiga sa'yo, parang OFW yan eh. Oh, tinayo yung Department of Migrant Workers. Akala nyo ba, ang kauna-unahang gagawin dyan eh, ano? Maghahanap ng panibagong, panibagong pamamaraan kung paano na naman, ha, paduduguin ang mga OFW, lahat ng umaalis ng bansa, mga kaibigan. Panibago yan. Bakit? Eh, panibagong departamento yan na napakarami mong pasusweldohin. Ha? Ang napakarami mong gagastusin dyan, hindi lamang pagpapasweldo. Siyempre, ang unang-unang bubuhayin mo dyan na kinakailangang huwag makatikim ng gutom, eh yung matataas na opisyal niyan. Mga kaibigan, kailangan mabundat yan. Oh, dahil pagka nabundat, pag hindi nakasandok yan na malalaking pondo, abay, mga kaibigan, iiwan niya ng pwesto. Bakit pa ako pupwesto rito? Para ano? Ha? Para ano, tulungan ko yung mga OFW, walang kapalit. Oh, di ba? Eh, hindi nga sila tutulong eh. Mga kaibigan eh. Yan ang tandaan ninyo. Ang kauna-unahang mangyayari dyan ay iahanap ng pondo yan. Saan nila kukunin pondo? Eh, di sa OFW rin, mga kaibigan. Iimbentohan nila yan ng paninibagong pangungulekta. Parang buwis siya. Sipin mo, may buwis na. Ang dami ng kinukulekta. Di ba? Hindi katulad sa ibang bansa. Isang bayad mo ng buwis, kasama na lahat sa buwis mo, nababayaran. Oh, mga kaibigan, pumunta ka sa gobyerno, oh, walang red tape, ha? Gumagana yung sistema, mga kaibigan. Eh dito, ano kapalit sa lahat ng sinisingil nila na buwis? Mga kaibigan, yan, napakasakit niyan para sa mga nagbabayad, ha, ng buwis. Napakasakit, nakakagalit,
mga kaibigan, na wala tayong nakikitang kapalit ng binabayaran natin at ang masama, mga opisyal ng gobyerno hindi nagbabayad ng buwis. Si Kaper si Lapid, bumabanat, Lapid Fire! Nakakakulo ng dugo, ha? Eh sa ibang bansa, kaya kung sa tuwing sila'y pupunahin ng kanilang mamamayan, lalo sa Amerika, ano ang lagi nilang sinasabi? Ang lagi nilang sinasabi ay taxpayers' money. Iyan. Bakit? Eh, taxpayer sila, mga kaibigan. Diba? Kaya dito, merong mga nagpapanukala na pwede bang eleksyon eh? Doon na lang sa mga nagbabayad ng buwis? Eh, hindi naman pwede yun kasi may batas yun eh, yung karapatan sa pag-exercise ng iyong boto. Hindi pwede. Oh, babaguhin mo yun, hindi pwede yun. Ha, mga kaibigan. So, yung batas natin kapag ka yan nabebenta. Katulad lang yan ng utak ni Lito Lapid na kung pwede ring ibenta, mahal. Napakamahal. Bakit? Kasi slightly used. Yeah, utak ni Soto, ha? Mahal din 'yan, mga kaibigan, 'di ba? Kasi hindi naman nag-iisip 'yan eh. Pag nagtalumpati 'yan, mangongopya lang 'yan eh. Plagiarism eh, mga kaibigan, 'di ba? Mangongopya kung saan-saan. Magtatalumpati. Kunyari siya 'yun. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya nakita ninyo set up ng Senado ngayon? Mga kaibigan, ha? Ito, antay na lang natin kung anong kababuyan ang gagawin itong mga ito, Lito Lapid. Nagsama-sama na eh, mga kaibigan eh. Robin Padilla, ha? Bato de la Rosa, Bongo. Yan ang bubuo ng Senado ngayon. Sino pa? Si Jinggoy Estrada. Mga kaibigan, ha? Tignan ninyo ang setup ng Senado ngayon. Sino mag-e-interpellate sa kanila? Mga kaibigan, sino ngayon ang mga ku-question diyan? Ha? Ang mananaig pa diyan kabubuhan. Mga kaibigan, hindi mananaig ang karunungan na kailangan sa Senado. Hindi natin sila hinahamak sa kanilang kakayahan kung hindi sinasabi lang natin ang katotohanan. At ang katotohanan, mga kaibigan, ay hindi mababago. Tandaan ninyo 'yan, ha? Yan ay malimit nating sinasabi. Yung masama noon, masama pa rin yan hanggang ngayon. Mula ng likhain ng mundong ito, yung mabuti, mabuti pa rin hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi nababago. Iyan ang totoo. Hindi mo pwedeng idaan yan dahil sa sikat eh, ha? Artista eh, may pangalan eh, kaya nanalo, ha? Pang-insulto na yan, ha? Sa, ika nga po, karaniwang tao na kamukha namin, ha? Karaniwan lang kami. Wala naman kaming ambisyon na mapunta dyan sa katayo ang pinasok nilang yan, mga kaibigan, dahil may pangamba tayo na baka pag nandyan na tayo, ha? Nandyan ang alok ng pagnanakaw, mahawa tayo sa mga magnanakaw. Masakit naman yun para sa bansa natin na
daragdagan pa natin ang magnanakaw. Baka hindi mo matiis, magnakaw na rin tayo. Ha? Naalala ko tuloy si Congressman Lumawig. Napakabait na tao nun. Parang tatay ko yun. Napakabait din sa akin nun. Dami ko nakilalang congressman, mga kaibigan. Ibang klase pagkatao nun, mabait yun. Ha? Sayang, yung mga mababait, yun ang maagang nawawala at saka hindi nabibigyan ng pagkakataon mga panungkulan sa mga pamahalaan. Naglingkod yung kay Marcos, kay Juan, kay Ramos, mga kaibigan. Mataas ang ano nun, naging governor yon, naging congressman, di ba? Naambus pa yun eh, nung araw eh. Oh, pinaambus yata ni General Ber yun eh. Mga kaibigan, ha? Eh, alam nyo, naalala ko yun. Nakasama ko sa Japan yun, sa Amerika. Ha? Dami naming napagsamahan nung kahit nung dito sa Maynila, ho. Lagi kaming kasama nun. Ultimo sa pagpapagupit, kasama kami, ha? Ultimo si Erap, lasing, nasa lubong niya. Sinasaluduan siya ni Erap, eh. Ha? Si Erap nun, eh. Presidente na yata ang damuho, eh. Mga kaibigan, eh. Eh, bueno, tayo po ay magpapaalam na. Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ibig ay tunay. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Detalyado! Agire! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ko'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na